tono ng kanyang boses. It's not what you say, it's how you say it. The tone of a person can tell you a lot about the emotion of the other. For example, kung yung tono ng boses niya ay masyadong firm and deep, meaning angryan. Pero sinasabi niya, hindi siya galit. Hi guys! Welcome back to our channel. Kumusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago pa lang po kayo sa channel na to, pwede po ba makahingin ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel. And also, huwag niyo na rin po sanang kalimutan na click ang ating notification bell para in case may mga bago po tayong video na in-upload, ay mabigyan po kaagad kayo ng notification. And for today's video is, let's talk about mind reading tips. Paano niyo nga ba malalaman kung galit, kung masaya, o malungkot yung partner ninyo? Paano nyo malalaman yung pag-uugali ng isang tao kahit wala siyang ipinaparating na mensahe sa inyo? Mind reading in a relationship is not about reading someone's secret, but about being sensitive to your partner's feeling. Dito sa mga tips na pag-uusapan natin, mas mapapadali ninyong malalaman kung yung asawa ba ninyo ay galit, your wife's temperament, or your husband's emotional state in the given moment. Number 1, body language. Kinakailangan na aware ka sa tono ng boses niya, sa facial expressions niya, sa eyes, sa gesture, sa posture ng katawan niya. Yung mga bagay na to, malaking revelation ito para malaman nyo yung feelings ng inyong partner. Nagpapakita ito ng katotohanan kung ano yung personality niya. Kung ano yung mood niya doon sa mga moment na yon. For example, nakangiti siya, pero hindi naman kasama sa pagngiti niya yung mata niya. So meaning, that's fake smile. Usually kasi, kapag gumingiti tayo, kasama sa pagngiti natin yung pagngiti ng mata natin. Number 2, eyes. Ang eyes is the window of our soul. At hindi yan nagsisinungaling. Hindi madaling itago ang totoong feelings ng isang tao sa pamamagitan lamang ng expression ng mata niya. Makakatulong ito para mabilis mong mabasa kung siya ba ay nagsisinungaling o nagsasabi ng totoo. Kung may mga kinatatakutan ba siya na situation, makakatulong na mag-pay attention ka doon sa kanyang mga mata. Kapag dilated ang pupil ng mata niyan, meaning in love siya sa'yo ng mga moment na yon. Pangatlo, ang kanyang tone, tono ng kanyang boses. It's not what you say, it's how you say it. May mga taong kung bakit mas prefer nila na makipag-usap lamang sa telepono or makipag-usap lamang sa text rather than meeting you. The tone of a person can tell you a lot about the emotion of the other. For example, kung yung tono ng boses niya ay masyadong firm and deep, and deep meaning angry yan. Pero sinasabi niya, hindi siya galit. Ang voice ay pwede rin ma-determine yan kung ikaw ba ay confident or weak doon sa sinasabi mo. So, malaking tulong talaga ito para malaman mo kung ano yung tunay na nararamdaman ng partner mo sa'yo or doon sa situation. Tutulungan ka na maging sensitive kapag alam mong i-determine yung mga bagay na ito. Pang-apat, your energy. Your energy can influence situations with thoughts and intentions. Kapag nagpapakita ka ng positivity, yung partner mo kahit malungkot yan, mahahawa yan ng pagiging positibo sa'yo. Mararamdaman niya yan. Kung nagpapakita ka naman na hindi ka interested dun sa isang tao, malalaman niya rin yan. Sa pamamagitan lamang ng energy mo. Kasi yung mental state mo can influence dun sa mental state ng ibang tao. So, act accordingly.